Ano ba ang motibo ng matandang ito? Sa pag-atake niya kay Kang Taesan, naramdaman ni Kang na nasa bingit siya ng kamatayan. Kaya't dali-dali niyang inangat ang kanyang kalasad para protektahan ang kanyang sarili. Nang makasagupa ng kanyang kalasad ang kamao ng matandang NPC, gumawa ito ng malakas na ingay. Ramdam naman ni Kang ang bigat ng ataking ito sa kanya. Alam niyang hindi niya ito kayang tanggapin ng buo, kaya inilihis niya ang kanyang kalasad para maiba ang direksyon ng atake ng matanda. Namangha naman ang matanda sa pinakitang estilo ni Kang. Dahil nagawa niyang salagin ang ganitong kalakas na atake, tumaas ang kanyang stat at nagkaroon din siya ng bagong skill. Di pa man nakakaporma si Kang, sinundan na kaagad ng matanda ang atake niya. Malabo ng masalag ni Kang at sadyang napakalayo ng kanilang lakas. Direktang tinamaan si Kang na siyang nagpatalsik sa kanya ng ilang metro. Ganun pa man, napabilib niya ulit ang matandang NP, si inaasahan ng matanda na tatama ang atake niya ng 100%, pero ang nagawa lang niya ay nasa 30% lamang. Isa itong non-lethal attack, kaya hindi mapapahamak ang tatamaan nito. Di makapaniwala si Kang dahil nagawa ng ataking ito na wasakin ang napakatibay na pader ng labyrinth. Pinuri ng matanda ang teknike ni Kang. Kahit nasa alanganing sitwasyon, nagawa pa rin salagi ni Kang ang atake ng matanda. Binitawan niya rin ang kalasag upang mabawasan ang impact nito. Sinabi ni Kang na wala naman siyang balak magpatalo sa matanda, bagay na ikinatuwa naman nito. Ginawa lang niya ito bilang pag-welcome kay Kang. Tinulungan na niya si Kang na tumayo. At habang ito inaalalayan, sinabi niyang kahit siguro sineryoso niya ang pag-atake niya, ay magagawa pa rin makaligtas si Kang Taesan. Pinuri ng matanda ang mga skill na pinakita ni Kang. Namangha naman si Kang dahil maalam sa mga skills ang NPC na ito. Nagpakilala na sila sa isa't isa. Ikinatuwa naman ng matandang NPC na nagngangalang Inchar na hindi mahinang adventurer si Kang Taesan. Sa unang buhay ni Kang, nangyari din ang pagkakataong ito kay Li Taeyeon. Nang makapasok siya sa Fountain of Life, agad siyang binati ni Inchar. Pero hindi tulad ni Kang, hindi man lang ito nakapag-react sa atake ng NPC at dahil dito, binansagan siya nitong mahina at patuloy na nirakan. Ang karanasang ito ang dahilan kung bakit hindi na noon nag-chat si Li Taeyeon sa community board. Ibang-iba ito sa nararanasan ni Kang Taesan ngayon. Tinanong ni Kang si Inchar kung bakit siya biglang inatake nito. Pakiwari niya, mahilig lang mangbully ang matandang ito. Isang kadalang-dalang na Holy Knight si Inchar, at hindi niya ito gagawin sa mga mahihina. Ito ay paraan niya lamang upang sukatin ang mga taong pumapasok sa labyrinth. Sinusubukan ni Inchar kung may kakayahan ba ang mga ito na mag-survive dito sa loob ng labyrinth, at para rin malaman niya kung dapat niya ba itong kilalanin. Dahil para sa kanya, wala nang sasahol pa sa mga taong hindi nila kilala ang kanilang sarili. Sinabi naman niya na nakapasa sa pagsubok niya si Kang Taesan. Hindi man maintindihan ni Kang kung para saan ang bagay na ito, masaya na rin siya at good vibes siya kay Tatang. Patuloy silang nag-usap. At nang malaman ni Kang na may hinahanap itong God, tinanong niya kung sino itong God na hinahanap niya. Merong iba't ibang klase ng gods ang makikita dito sa loob ng labyrinth. Ang mga ito ay sumusubok at nagbibigay ng rewards sa mga adventurers na balak tumapo sa labyrinth. Ilan lang ang mapalad na magkakaroon ng pagkakataong makausap ang mga ito dahil makikita lang sila sa solo mode na labyrinth. Isa si Li Taeyeon sa mapalad na makaharap ang mga ito. Tinuturing din naman ni Kang na mapalad ang kanyang sarili dahil naikwento at naibahagi ni Li sa kanya kung gaano kasama ang ugali ng mga ito. Magiliw na ikinwento ni Inchar ang God na hinahanap at pinagsisilbihan niya. Ang God na ito ay si Lebinenov at siya ang Goddess of Love. Isa si Inchar sa sumasamba kay Lebinenov. Sa kasamaang palad, nawasak ang kanilang mundo at siya na lang ang tanging natirang nakakakilala sa kanyang goddess. Kaya't hinahanap niya ito, ngunit sa matagal na panahon ay hindi niya pa rin ito nakikita. Kilala naman ni Kang si Lebinenov at alam niya kung saan ito matatagpuan, salamat sa impormasyong binigay sa kanya noon ni Li Taeyeon. Pero hindi niya ito basta-basta masasabi kay Inchar, dahil ang nakitang Lebinenov noon ni Li Taeyeon ay wala ng buhay, at maski ang katawan nito ay nasa kalunos-lunos na kalagayan. Nagdadalawang isip si Kang. Kung sasabihin ba niya ito kay Inchar? Habang nag-iisip, tinanong naman siya ni Inchar kung nagmamadali ba siya.
Hindi naman nagmamadali si Kang dahil ang pinakagoal niya ay sulitin ang pagbabalik niya sa loob ng labyrinth. Nang malaman naman ito ni Inchar, inalok niya si Kang na turuan ng skill na nagmula pa sa goddess nilang si Lebinenov. Wala namang patumpik-tumpik at pumayag agad si Kang. Kinagulat ito ni Inchar dahil hindi man lang ito nagdalawang isip. Wala namang dahilang tumanggi si Kang dahil napakalas ng NPC na ito at gusto niyang malaman kung saan ito humuhugot ng ganitong lakas. Tinanong naman ni Kang kung anong kapalit ng pagtuturo sa kanya ng matanda. Sinabi naman ito na paraan niya lang ito para humingi ng tawad sa biglaang pag-atake niya kanina. Hindi naman maunawaan ni Kang na kung hihingi lang din naman pala ito ng tawad ay dapat hindi na niya ito ginawa. Pinaliwanag naman sa kanya ni Inchar na kaya siya humihingi ng tawad kay Kang ay dahil deserve niya ito. Nagmukha namang psycho sa paningin ni Kang ang matandang ito. Pinapaliwanag ni Inchar kay Kang na mapapakinabangan niya ang skill na ito sa kanyang mga kakaharaping pangpagsubok dito sa loob ng labyrinth. Malabo namang tanggihan ito ni Kang dahil halos magpakamatay nga siya sa pagkuha lang ng isang skill, ano pa kaya ito na ituturo lang sa kanya. Agad na silang nagsimula sa kanilang pagsasanay. Hiniling ng matanda na paluin siya ni Kang ng kanyang kalasag. Magsisimula na ang pagsasanay ni Kang. Ano kaya ang matututunan niyang bagong skill ngayon mula kay Inchar? Maraming skills na matututunan sa loob ng labyrinth. Kabilang dito ang tinatawag na basic skills na makukuha mo sa pamamagitan lamang ng isang paggalaw. Gaya ng swordsmanship kung ikaw ay gumagamit ng espada, shield technique kung ikaw ay humahawak ng shield, at spearmanship naman kung spear ang iyong ginagamit. Matututunan mo ang mga ito sa oras na humawak ka ng sandata. Kung mataas ang proficiency mo dito, mas magiging malakas ang basic skill mo sa sandatang iyong napili. Sa madaling salita, lahat ng tao ay binyayaan ng ganitong talento. Ang skill na ituturo ni Inchar ay ang skill na kayang pagsamahin ang mga basic skills. Tinatawag itong Iraq Weapon Art. Hindi naman kumbinsido si Kang sa narinig dahil gaya ni Inchar, batikan na rin siya sa loob ng labyrinth. Iniisip niyang baliwala ito dahil wala namang epekto kahit pagsamahin mo ang mga basic skills. Natatawa naman si Inchar dahil mukhang naguguluhan si Kang. Alam ni Kang na may system error kaya malabong pagsamahin ang mga weapon-based basic skills. Tinanong ni Inchar kung ilan ang attack power ni Kang. Nananatili naman ito sa 1 attack power at kung isasama ang attack power ng kalasag, magiging 4 na ito. Gumamit ng skill na target lock si Inchar para maging buo ang atakeng matatanggap niya mula kay Kang. Pumusisyon naman si Kang at agad niya itong pinalo sa ulo. Napakunot noon naman ang matanda dahil hindi niya inaasahang sa ulo siya atakihin ni Kang. Humingi naman si Kang ng paumanhin sa inasal niya. Ngayon ay sinabi naman nito na atakihin siya ni Kang gamit ang kanyang kamao. Mukhang magagalit na ito ng tuluyan kung sa mukha siya susuntukin ni Kang. Nagsimula na itong umatake at nakapagtamo siya ng damage na 2, mas mababa ito sa 4 na damage niya nung gumamit siya ng kalasag. Ang gustong ipunto ni HR ay iba't iba. Ang magiging damage mo depende sa gagamitin mong sandata. Gaya na lang kung may hawak kang espada at gauntlet. Magkaiba ang magiging damage nito depende sa kanilang attack power. Sinabi naman ni Kang na kaya nga may system error dahil baka magdala na lang ang mga tao ng maraming sandata para lumakas ang damage nila. Kailangan mo ring mag-focus sa isang sandata para mapataas ang proficiency mo rito. Ito rin ang nagiging dahilan kung bakit isa lang ang pinipiling sandata ng mga tao. Pakiramdam naman ni HR ay masyadong pangit ang ganitong sistema dahil ang lahat ng tao ay binubuwis ang buhay nila sa pakikipaglaban at lahat ng magagamit mo ay magiging advantage upang ikaw ay makasurvive. Ito ang dahilan kung bakit inimbento ni HR ang skill na ito. Ang skill na ito ang bypass sa system error at magkocombine sa attack power ng lahat ng sandatang daladala mo. Ngayon, ang dating attack power ng espada at gauntlet na magkahiwalay ay ngayon ay magkasama na. Hindi lang din ito na-apply sa mga sandata pati na rin sa buong katawan mo. Dahil sa skill na ito, ang buong katawan mo ay magiging sandata mo na. Ang mga dating gamit na walang saysay ay ngayon ay magkakaroon na ng halaga. Sa ngayon, hindi pa ito masyadong mararamdaman ni Kang pero sa oras na magkaroon na siya ng mas malalakas na kagamitan, mag-iiba na ang usapan. Sa lakas ng skill na ito, maituturing mo itong isang main skill. Muling humingi ng permiso si HR kay Kang sa pagsasali ng skill na ito.
Muli naman itong tinanggap ni Kang ng mabilisan, bagay na ikinatuwa ulit ni HR. Hinawakan niya ang balikat ni Kang. Dahil siya mismo ang nakatuklas ng skill na ito, madali niyang mapapasa ito kay Kang Taesan. Sa isang iglap, natutunan na kaagad ni Kang ang Iraq Weapon Art, nasa mababang level pa lang ito, kaya mabubuting mag-ensayo pa si Kang para magamit niya ang potensyal nito ng 100%. Binigyan naman si Kang ng isang singsing, faded ring. Kung dati ay wala itong silbi sa kanya, ngayon ay magagamit na niya ito ng tama. Naibigay na ni HR kay Kang ang mga dapat niyang ibigay, pero nang hihinayang siya na dito na sila maghihiwalay ng landas. Kaya't hinamon niya ito sa isang sparring match. Wala namang rason si Kang para tumanggi, at para masubukan na rin ang bagong skill niya. Nagsimula na ang kanilang duelo. Sa loob ng labyrinth, ang bawat hakbang mo ay may kaakibat na skill na pwedeng makuha. Ang paulit-ulit niyang pakikipaglaban sa ganitong klaseng kalakas na kalaban ay napakaraming benefits para sa kanya. Tumagal ng 3 araw ang laban nilang dalawa, at dahil dito, nakuha ni Kang ang dati niyang skill na siyang dahilan kung bakit kinaya niyang makipaglaban sa loob ng 1 buwan sa rank monster noon. Muling pinuri ni HR si Kang. Dahil napakalaki ng potensyal nito, at hindi siya nagkamali sa pagpili sa kanya. Ganun paman, pinaalalahanan niya si Kang na huwag basta-basta ituro ang kanyang skill sa kung sino-sino lang. Dahil siya mismo ang makakalaban niya kung hindi niya bibigyan ng hustisya ang teknike nito. Sumang-ayon naman dito si Kang. Hiniling din ni HR kay Kang na kung may malalaman siyang impormasyon tungkol kay Lebinenov, sabihin niya ito sa kanya kung sakaling magkikita pa sila. Nakita ni Kang ang lungkot sa mga mata ng matanda, kaya kahit hindi siya sigurado sa kalalabasan, sinabi na niyang alam niya kung saan makikita si Lebinenov, ang Goddess of Love. Labis na ikinagulat ni HR ang naging revelasyon ni Kang Taesan sa kanya. Sinabi ni Kang kung saan matatagpuan ang goddess na matagal na niyang hinahanap. Hindi naman makapaniwala si HR sa kanya. Dahil ginalugad na niya ang buong labyrinth sa napakahabang panahon, pero ni Anino ni Lebinenov ay hindi niya nakita. Paano ang isang tulad ni Kang Taesan na isang baguhan sa labyrinth ay malalaman kung saan makikita ang goddess? Alam naman ni Kang na hindi ito maniniwala sa kanya, kaya naghanda na siya ng sasabihin. Sinabi niyang mayroong item na makapagtuturo sa goddess na matatagpuan sa kanilang mundo. Hindi naman naniniwala si HR dito, dahil wala namang mapa sa buong labyrinth. Hindi naman mapa ng labyrinth ang ibig sabihin ni Kang kundi ang Flute of the Divine Call. Ito ay isang item na kayang ituro ang kinaroroonan ng isang god. Sinabi niya na ang mga ninuno niya ang may hawak nito. Nalaman niya ang impormasyon sa item na ito mula kay Li Taeyeon dahil siya ang taong may hawak sa item na ito noon. Sinabi niya kay HR ang eksaktong lugar kung saan matatagpuan si Lebinenov. Nang marinig naman ni HR ang Omni-Reversal Library, napagtanto niyang hindi pa nga siya nagagawi roon. Sa sobrang tuwa, hindi na namalayan ni HR na nasasaktan na niya si Kang. Sinabi naman niya na nadala lang siya ng emosyon at napakalaki ng utang na loob niya ngayon kay Kang. Hindi naman basta-basta. Makakapunta doon si HR dahil napakadelikado ng lugar na yon at kailangan niyang pangmaghanda. Muli siyang nagpasalamat kay Kang at iniisip kung ano pa ang maaari niyang maibigay dito. Binigay niya ang singsing niyang Dosky Ring. Ang ring na ito ay pwedeng makuha lang ni Kang noon sa 30th palapag ng labyrinth. Nagpaalam na sila sa isa't isa. Umalis si HR sa silid na parabang mababaliw na sa sobrang tuwa. Hindi naman maisip ni Kang kung matatagpuan niya ba itong buhay o wala ng buhay. Muling naglibot sa 3rd palapag si Kang. Ngayong 25 na ang agility niya, napakadali na lang sa kanyang talunin ang bigrat. Dahil sa layo ng kanilang agwat, wala nang nakukuha si Kang na bonus sa pagtalo sa mga ito. Bago pa siya pumunta sa 2nd palapag, may bibisitahin muna siyang isang lugar. Ang bawat palapag sa loob ng labyrinth ay may tinatawag na secret room. Ang lugar na ito ay naglalaman ng maraming kayamanan. Samutsaring mga kagamitan na pwedeng magpalakas kay Kang Taesan. Isa lang ang pwedeng pumasok sa kwartong ito. Kaya naging mahirap ito nung siya ay easy mode player pa lamang. Pero iba na ang sitwasyon ngayon dahil nasa solo mode na siya at masosolo na niya ang lahat ng secret rooms. Iniisip niya kung ganun pa rin ang itsura nito katulad ng sa easy mode. Nakapasok na siya sa isang bakanteng silid. Parehas ang itsura nito sa easy mode labyrinth, kaya alam niyang may natatago itong sikreto. Nagsimula siyang galawin ang iba't ibang pattern sa loob ng silid.
hanggang sa makita na niya ang lagusan. Nadagdagan naman ang mga stats niya sa pagkakatuklas sa kwartong ito. Nasa harapan na niya ang treasure chest pero alam niyang meron itong mga patibong. Humuli siya ng isang bigrat at ito ang kanyang pinain. Hinagis niya ito at na-trigger nito ang isa sa mga trap. Isa itong arrow trap, sa tingin naman ni Kang ay madali niyang malalagpasan ito dahil kabisado na niya ang pattern ng ganitong trap. Pero kakaiba ang ginagawa ni Kang dahil imbis na iwasan ay trini-trigger pa niya ang mga arrow traps.